What's up mga lengga? Ito na naman po ulit ang inyong lengga na katuning sa umaga at vlogger sa gabi. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano po i-monetize ang YouTube channel ko. Mag-intro muna tayo. Sa bago pa lang po pala dito sa channel ko, please huwag pong kalimutan i-click ang like at ang subscribe sa baba at please click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. Ngayon mga lengga, monetize na po sa haba-haba ng panahon ng aking pag-upload ng mga video, monetize na rin po ang aking YouTube. By the way po, ako po ay isang domestic helper dito sa Middle East at nagba-vlog po ako after ng work ko sa gabi. So, sa mga nakalipas po ng mga buwan ay hindi po ako nakapag-vlog ng ganito. Ngayon po ay nagba-vlog ulit ako kasi monetize na yung channel ko. So, kailangan talaga natin i-update yung channel natin mga langga. Bilang katulong mga langga o domestic helper dito sa Middle East ay hindi po talaga madali. So, naghahanap po tayo ng paraan o mga diskerte para pag-uwi natin may stable job na tayo, may pagkukunan na po tayo ng income natin. Kayod lang talaga po kung sa Bisaya pa, daro lang yun para sa kaugmaon sa itong pamilya, di ba mga langga? So, hindi talaga madali ang ganito. Ngayon ay ituturo ko na po sa inyo kung paano po na monetize ang channel ko. Una, create content which is knowledgeable. So, dapat po informative po yung video nyo para magkaroon kayo ng views. Sa akin po, gumawa po ako ng love advice sa DIY. Facial scrub po ako. Kahit ano-ano po yung ginawa ako para magkaroon lang ng views. So, doon po ako nakatutok sa love advice mga langga. So, hindi po talaga madali ang pag-YouTube kasi konti-konti lang talaga yung views. At least meron pong views mga langga. So, ang bawal po sa content ay nudity. Which is, may nakilala po ako na YouTuber din po mga langga. Na-delete yung channel niya kasi against po yun sa community guidelines ni Lolo YouTube niyo. Dapat po informative po yung videos na ginawa natin. Kahit man lang po na konti ng views, at least nakagawa po tayo. Kasi one day mga naga, darating at darating din yung panahon na may isang video talaga ang magpa-viral sa'yo at yun magbibigay sa iyo ng maraming subscribers mga naga. Ayun mga langga, basahin nyo lang po yung community guidelines ni Lolo YouTube niyo para maiwasan nyo pong ma-block ni YouTube yung channel niyo na ma-delete yung video na ginawa niyo. Pangalawang requirements ni Lolo YouTube niyo ay dapat magkaroon kayo ng 1,000 subscribers. So ayun, paano ko ba nahanap yung 1,000 subscribers ko? Ayun mga langga, nakuha ko po yung 1,000 subscribers ko noong March 30. Nagkataon talaga na birthday ko mga langga. So, ayun, hindi talaga madali mahuha ang subscribers ng 1,000 mga langga. So, mag-upload ng mag-upload kayo ng video niyo mga langga. Kung ano yung passion niyo mga langga. Yun yung sundin niyo mga langga. Yun yung gawin niyo yung content niyo. Hindi niyo mamamalayan. Haabot na pala kayo ng 1,000 subscribers. Ang pangatlong requirements ni Lolo YouTube niyo ay dapat makuha natin yung 4,000 public watch hours. So, ayun mga langga, nakuha ko po ang 4,000 public watch hours noong December 23. So, nag-apply po ako kay Google AdSense, which is siya yung nagpapasahod sa atin at naglalagay ng mga advertisement sa ating mga videos. At kinabukasan po noong December 24, 2020 ay na-approve na po ng YouTube Partner Program yung channel ko, which is very very biggest Christmas gift ever. Ayun mga langga, bago ko po nakuha ang lahat ng ito ay napagdaanan ko po munang magkasakit dahil sa kakaibid sumakit yung mata ko hanggang naman na dumating na yung araw mga langga, masasanay ka na sa pag-iibid, madali na lang talaga. So paano ba nakuha yung 4,000 public watch hours? Mag-upload at mag-upload lang po kayo ng mga videos niyo.
And lastly, mga nangga, kung paano tayo mamonetize, ay dapat po ulit tayong copyright music o copyright video, lalong-lalo na wala po tayong copyright strike. Kasi mga nangga, kung magkakaroon tayo ng copyright music o copyright video, yung kinikita ng video natin ay mapupunta po doon sa nag-claim ng copyright music o video niyo. So, wala po tayong kikitain doon mga nangga. So, magiging useless na lang po yung video yung ginawa natin mga nangga. Ayun mga nangga, sana po ay may natutunan kayo sa mga na-share ko sa inyo. So, sa lahat po ng mga OFW dyan, huwag po kayong tumigil ng mga rap sa pamilya natin. Kung gusto niyo po maging vlogger, katulad ko, katulad nila, ang dami-dami po na naging vlogger ng mga OFW. Kasi po, naghahangad po na sana umuwi kami tayong lahat na stable na sa Pilipinas para tayo na yung mag-aalaga sa mga anak natin. So, hindi po talaga madali ang pagiging domestic helper or OFW dito sa ibang bansa. So, maghahanap po tayo ng paraan para makikitain tayo soon pag-uwi natin sa Pilipinas. So, advice po sa inyo mga nangga, consistency is the key to success. Kaya mga nangga, huwag pong kalimutan i-click ang like at ang subscribe sa baba. At please click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga videos ko. At sa uulitin po mga nangga, bye-bye!